Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome back sa Daily Walking with Jesus sa Eternity. Tayo po ay tutunghay muli sa ating Day 7 sa pagbabasa ng devotional guide na sinulat ni Trevor Hudson, ang Poses for Advent. Ang salita po na ating bibigyan pansin ngayon na sa salita ng Diyos ay matatagpuan sa Lukas 1, verse 26-38. Ating pong basahin ang salita ng Diyos. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng Katastaasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at tililimang ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumugot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. Ang salita po na ating bibigyan diin sa araw na ito ay si Maria. Ngayon po ay tinghayan natin ang sinasabi sa atin ng mga talata at ano ba ang mensahe sa atin sa ikapitong araw na ito. Si Maria ay nagsisimbolo ng buhay kung saan si Jesus ay isinilang. Sa bagong tipan, siya ang kauna-unahang Christ bearer. Si Jesus ay mula sa kanyang sinapupunan. Sa kanyang katawan, si Jesus ay nabuo at sa pamamagitan ng kanyang buhay, si Jesus ay napasanlibutan. Hindi tulad ni Maria, hindi natin tuwiran dala si Jesus. Ngunit tayo'y inaanyayahan na dalhin at tanggapin ang kanyang Espiritu Santo at ibahagi ang kanyang presensya. Hinayaan ng Espiritu ng Diyos na ang kamanghamanghang presensya ni Jesus ay sumikat sa pamamagitan natin. Si Maria ay tumugon sa balita ni Anghel Gabriel. "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" doon sa Lukas verse 1, chapter 1 verse 34. Ang tugon ng sugo ng Diyos ay maliwanag. "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo." Sa madaling salita, at ito ay nalaman ni Maria, na hindi tayo mapupuspos ng presensya ni Jesus sa sarili nating pagsisikap, kundi ito ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, pupuspusin niya tayo ng presensya ni Jesus. Ang pagpuspos ng banal na Espiritu ay kailangan ng ating pahintulot katulad ng tugon ni Maria. "Mangyari nawa ang nais nyo ayon sa sinabi nyo." Yun po ang sabi dun sa verse 38. "Mangyari sa akin ang iyong sinabi." Sa mga salitang ito ng sagot ni Maria sa Panginoon, ito ay nagpapakitang, "Oo, Panginoon. Oo, aking Diyos." Ginawa niya ito ng buong laya, pagpapakumbaba
at buong puso. Kung nais nating isilang si Jesus sa ating buhay, kailangan natin ihandog ang ating buhay araw-araw sa Diyos. Kailangan patuloy nating isuko sa Diyos ang ating buhay upang ang pag-ibig at biyaya mula kay Jesus ay lumago at lumalim ang ating buhay sa Kanya. Hindi ipinipilit ng Diyos ang Kanyang presensya at hindi siya namimilit sa atin, kundi hinihintay niya ang malaya nating pagtugon na sabihin, "Oo, Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang aking sarili." Dagdag pa dito, ang ating pagtugon sa Diyos ay magtuturo rin sa atin na ibigin ang ating kapwa, na maglingkod tayo sa ating kapwa. Sabi ni Maria sa verse 38, "Ako'y alipin ng Panginoon." Makikita natin dito ang pagbubukas ng kanyang buhay sa Diyos. Ang ating pag-ibig sa kapwa ngayong Kapaskuhan ay daan upang makita nila ang liwanag ng Diyos sa pamamagitan natin. Maaring hindi malaking gawain ang pwede mong gawin, hindi yung katanyag-tanyag o mahirap o gagastos ka pa ng malaki, kundi maraming simpleng paraan na pwede nating gawin na maipakita ang pag-ibig sa ating kapwa. Pwede kang mag-text ng pangumusta, pagbati, pagbisita, pwede mong bisitahin ang iyong kaibigan, o kaya naman pagbibigay ng pagkain, o ang simpleng pakikinig sa kanyang mga hinaing at problema. Marami pa siguro tayong pwedeng isipin na gawin upang gampanan ang pagiging lingkod ng Diyos saan man tayo naroroon at saan man tayo dalhin ng Panginoon. Bayaan natin na ang ating mga puso ang maging Bethlehem ngayon, Kapaskuhan. Si Jesus ay isinilang 2,000 taon na ang nakaraan, ngunit nais niya na isilang sa iyong puso ngayon. Si Maria ay gabay natin sa isang mahiwaga at kamangha-manghang pagsilang ni Jesus sa ating puso. Buksan natin ang ating puso sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay, maging sa pagsunod sa pagpapahayag ng pag-ibig sa lahat ng ating makatagpo. At sa ganitong paraan ay isinilang si Jesus sa iyong buhay na maghahatid ng liwanag sa mundo. Ngayon po, ano po ang pwede nating maging application? Ano po ang pwede nating maging tugon? Dito po sa ating mga binasa, naunawaan po natin na sa pamamagitan lamang ng Espiritu ng Diyos, ang Diyos lamang ang pwedeng magpuspos sa atin, hindi ito sarili nating kaparaanan. At ang kailangan natin ay yung malaya at bukas puso na ibigay sa Diyos ang ating buhay, katulad ng ginawa ni Maria. Binigay niya ang kanyang sarili sa Panginoon na mangyari sa kanya kung ano ang nais ng Diyos, na mapuspos siya ng Banal na Espiritu. At sa ganung paraan ay magamit ang kanyang buhay. Gayun din po ang nais ng Diyos na mangyari sa atin. Isilang ang Panginoong Jesus sa ating buhay sa panong paraan, ang pangunguna ng Banal na Espiritu, ang pagsusuko ng ating buhay sa Panginoong Jesus, at higit sa lahat, ang paglilingkod sa ating kapwa na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Kapag ganun po ang ating ginawa, parang isinilang na rin po sa ating buhay ang Panginoong Jesus. Ngayon, sa iyong pag-iisa, punta ka sa isang lugar, bigay ka ng ilang minuto na pakipag-usap sa Diyos. Katulad ng sinabi ni Maria, "Mangyari sa akin ang nais mo, Panginoon." Ano ang nais ng Diyos na gawin sa iyo? Ang nais niya ay puspusin ka niya ng kanyang Espiritu Santo. Ang nais niya ay pangunahan ka niya sa iyong buhay. At ang nais ng Diyos ay paglingkuran mo siya. Manalangin ka ng buong puso, kausapin ng Panginoon. Isuko mo ang kanyang buhay. Isuko mo sa kanya ang iyong buhay. At ipanalangin mo na gamitin ka ng Diyos sa anumang paraan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po. Tunay nga po, gawin mong Bethlehem ang aming mga puso na isilang sa amin ang presensya ni Jesus
Isilang sa amin at puspusin kami ng Espiritu Santo at ikaw ay aming mapaglingkuran. Mapaglingkuran din namin ang aming kapwa. Panginoon, pagpalain mo ang iyong salita. Pagpalain mo ito sa aming buhay. Maging katulad kami ni Maria na buong pusong inialay ang kanyang puso at buhay sa paglilingkod sa iyo. Salamat o Diyos sa umagang ito. Ito po aking samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po at bukas po ay magsama-sama tayong muli.